Gagawa tayo ngayon ng Cheesy Ensaymada. First, gagawin muna natin yung ating egg wash. So, kailangan natin ng isang egg yolk, 2 tablespoons ng evaporated milk, 1 teaspoon of sugar, and a pinch of salt. Tapos, imimix lang natin ito and then isi-set aside. Para sa ating dough recipe, kailangan natin ng 5 1/2 cups of all-purpose flour, 1/2 cup of sugar, 2 large eggs, 4 teaspoons of yeast, 2 teaspoons of salt, and 1 cup of evaporated milk. In a large mixing bowl, gagamit lang tayo ng ating strainer o yung ating sifter. Tapos, ilalagay na natin yung ating all-purpose flour. Mahalaga mga kabeshies na masip muna natin yung ating mga flour para maiwasan natin yung mga lumps or yung mga buo-buong halina. Add na rin natin yung ating yeast sa ating second batch na all-purpose flour. After natin masip yung ating all-purpose flour, i-add na rin natin yung ating brown sugar, salt, and then, imimix lang natin lahat-lahat ng ating dry ingredients. Para naman sa ating wet ingredients, i-combine lang natin yung evaporated milk natin at yung 2 large eggs. Tapos, imimix lang natin ito. So, pag okay na yung ating wet ingredients, it's time naman na i-combine na natin yung dry at ang wet. Tapos, mix well lang. So, since may available tayong stand mixer, gagamit tayo ng stand mixer. Pero, pwede rin naman kayong gumamit ng hand mixer. Or kung wala kayong hand mixer, pwede nyo rin naman itong i-mix manually. So, once okay na yung ating dough, time naman ilagay natin yung ating butter. Before kasi, nung minimix ko ito manually, ang ginagawa ko, after kong maknead yung dough, saka ko lang nilalagay yung butter tapos pinofold ko lang. Pero since nga meron na tayong mixer, mas okay yung pagkaknead ng ating dough. So, ginagawa ko lang din lagi nasa huli ang paglalagay ko ng butter. Tapos, just in case na makita ninyo yung inyong dough eh medyo malagkit pa, pwede kayong mag-add ng hanggang 1 cup of all-purpose flour. So, this time, okay na yung ating dough. Siguro, i-knead lang natin to ng 1 to 2 minutes. Tingnan natin kung
there's a need pa talaga para i-clean. So, ito na yung ating dough. Ready na ito para i-rest for 1 hour. Mas maganda, ilagay natin ito sa warm area. So, sa akin, ilalagay ko to sa ibabaw ng ref. So, yun. Ilagay nyo lang sa mixing bowl. I-grease nyo lang ito ng butter or cooking oil para hindi ma-dry yung dough. And then, after 1 hour... So, ito na yung ating dough after proofing ng 1 hour. So, ang kailangan lang natin gawin, i-punch lang natin ito para ma-release yung gas or air na meron sa ating dough. And after nyan, ita-transfer lang natin ito sa ating kneading board or kneading area. Then, ita-cut lang natin ito for 2 to 4 equal parts para mas madaling i-mold yung ating bread. Ito nga pala mga kabeshies, sa recipe natin ngayon, nakakagawa tayo ng 20 to 25 pieces ng ensaymada bread. So, start na natin to mold sa desired size, desired weight, and desired na yung mold niya kasi pwede natin siyang gawin yung typical ni ensaymada na parang paikot or pwede din naman yung bilog lang. So, ang gagawin lang natin, magkakat lang natin into 4 equal parts. And then, sa pagkakatong ito, gagamit tayo ng rolling pin para mas madali natin ma-flatten ang ating dough. So, magdadust lang tayo ng konting all-purpose flour sa ating working area. So, kapag na-flatten na natin yung dough, maglalagay lang tayo ng cheese sa loob. Kasi para sa akin, mas maraming cheese, mas better. Pero optional lang ito mga kabashis. Kasi inyo pa rin yun kung gusto nyo i-diretso na i-mold ito na swirl or gusto nyo lagyan ng cheese sa loob. Tapos, i-roll lang natin. After natin i-mold, ililipat lang natin siya sa isang baking pantry na may parchment paper. Kung mapapansin nyo, yung isa mas malaki kasi ito yung una kong minold at nag-expand na siya ng husto. So kapag nailagay na natin lahat ng ating dough sa ating baking pantry, ifu-froof lang natin ito for 30 minutes. Tapos, lalagyan natin ito ng ating egg wash para mas makintab yung ibabaw ng ating bread. So, habang ginagawa natin ito, i-preheat na natin yung ating oven for 180 Celsius.
ngayon naman, gagawin natin yung ating butter cream. So, we need 1 half cup of softened butter, 1 half cup of sugar, and 1/4 teaspoon of vanilla extract. Minix lang natin ito hanggang sa maging fluffy yung ating mixture ng ating butter cream. Para naman sa ating bread, we will bake this for 25 minutes. So ito na mga kabashis, ang ating ensaymada bread. Kung mapapansin nyo, very soft and very fluffy ang naging outcome ng ating bread. So after nito, ilagyan natin ito ng frosting. Ginawa natin buttercream kanina and then cheese on top. So ito na mga kabashis, gawa na ang ating cheesy ensaymada. So mga kabashis natin na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, don't forget to hit the like, subscribe, and the bell button para manalo